Hello guys! Kumusta? Ako nga pala si John Libs at ito na naman yung John Libs Talks. Kung saan pag-uusapan natin specific na topic, specific na pangyayari at kahit anumang specific pa yan. So, pang ilang John Libs Talks ko na ba to? Pang 10 or pang 12 ko na to? Ngayon kasi, may mga nagtatanong sa akin kung ano ang gamit ko na phone, pang vlog, kung ano gamit ko na camera, pang vlog. So, ito sasagutin ko na kasi marami nagtanong mga... Tatlo yung nagtatanong, nakita ko sa comment section, di ba? Dami, di ba? Pero ito, sasagutin ko na rin para makapagbigay ako ng ilang tips, no? Kahit alam mo naman, expert, di ba? So, para matulungan ko naman dyan yung mga ibang gusto mag-vlog or yung mga simple lang nakatulad ko na gusto mag-video na hindi naman masyadong technical. So, ano pang inaantay natin? Nakatingin ako ngayon sa camera, medyo weird ang setup natin ngayon. So, kasi papakita ko sa inyo yung camera ko. So, ano pang hinahantay natin? Magsimula na tayo. Pero intro, pasok muna. So guys, ito na yung camera ko, yung Canon EOS M100. Papakita ko sa inyo yung box para makita nyo rin yung specs niya. So, ito yung box niya. Yan, no? Canon EOS M100. So, pang vlog talaga to. Tapos, ang megapixel niya ay 24.2 megapixel. Tapos, yung mga nakalagay dyan na iba ay hindi ko masyadong alam kasi hindi naman ako ma-technical pagdating sa mga ganyan. Ang mahalaga lang sa akin ay makapag-video. So, ito, ginawa talaga siya pang vlog kasi makikita mo yung sarili mo pagpaharap. Yan o, makikita mo, di ba? Kaso lang ang problema dito sa camera na to, sa Canon EOS M100, ay wala siyang lalagyan ng mic. Kasi lalo na pag magpa-public vlog ka, ingay ng mga motor, no? Gabi na. Lalo na pag magpa-public vlog ka, ay syempre, naririnig yung mga sa jeep, yung mga bus, yung mga dumadaan, medyo maingay. Yun lang ang ano ko dito, komento ko dito sa Canon EOS M100, yung wala siyang lalagyanan ng mic para mas clear yung boses mo. So ito guys, nasa tapat nyo na ako ngayon kasi medyo nangangawit ako kanina dun sa tapat ng salamin eh, yung hawak-hawak ko tong camera ko. So ito, kwento ko lang sa inyo kasi nabili ko tong Canon M100 noong July yata or June 2018, last year lang. Isang taon mahigit na rin sa akin to. Kaso lang ang problema, ito, kwento ko lang sa inyo kasi nung binili ko tong Canon M100 ay medyo tinamad ako mag-vlog. Di ko rin alam kung bakit, no? Medyo nawala ako sa pag-vlog. Naging once a month, twice a month, thrice a month, or minsan wala. Kahit sa isang buwan, wala ako ni isang video. Di ko alam kung bakit. At ito guys ha, kung wala kang budget pambili ng camera, wala kang budget na 20k, 15k, 30k, 50k, 100k, eh napakadaling solusyonan yan. Kung gusto mo talaga mag-vlog, kung gusto mo mag-video, kung gusto mo mag-post sa YouTube or sa Facebook ng mga video, napakadali lang yan dahil ang kailangan mo lang naman ay ang iyong cellphone. Lahat tayo may cellphone, di ba? Saan ka ba nagte-text ngayon? Saan ka ba tumatawag sa cellphone? At yung cellphone mo ay may camera. So ako, kwento ko lang sa inyo, noong mga 2011, 2012, ginagamit ko na ang cellphone sa pag-video. Nag-YouTube na rin ako noon, kaso lang hindi ako active. Ang wala ko, yung pagiging consistent. Hanggang ngayon, yun ang problema ko. Hindi ako consistent sa mga video ko, kasi nag-upload lang ako, umaisipan ko, wala ako talagang schedule. Ang sikreto lang naman daw sa pagiging successful ng yung channel, ay pagiging consistent. Dahil sa pagiging consistent mo, lahat masusubukan mo, lahat ng mali ay madadaanan mo hanggang ikaw ay maging expert na maging tama na sa bawat video mo. Diba? Basta, nagigets nyo ba? Kaya guys, kung gusto mo talaga mag-video, kung gusto mo maging YouTuber, kung gusto mo maging vlogger, na kunyari tulad ko, ay magsimula ka na bukas. Huwag mo nang papatagalin pa. Huwag ka na mag-antay na maging magandang-maganda yung camera mo. Dahil wala yan sa ganda ng camera. Nasa tao yan. Nasa
vlogger yan, nasa YouTuber yan. Marami diyang YouTuber na hindi naman kagandahan yung camera or kung kagandahan yung cellphone, pero naging sikat sila. Bakit? Kasi magaling sila. No? Magaling yung nagsasalita. Magaling na entertain yung mga tao. Hindi dahil sa quality ng kanilang video, kundi sa quality ng sinasabi ng nagsasalita at kung may sense ba talaga yung sinasabi nun. Ganun lang, di ba? Kaya kung gusto mo maging YouTuber, magsimula ka na bukas, kahit ano pang cellphone yan, mag-video ka na. No, huwag mo nang antayin pa ang susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon. Dahil sabi nga nila, right time is now. Ngayon na, di ba? Kaya hindi na pala bukas. Ngayon ka na magsimula. Hindi. Joke lang, basta magsimula ka na agad. At ito ang mapapayo ko dahil ako, ang kamalian ko dito sa YouTube ay hindi ako consistent. Kaya dapat ikaw ay maging consistent ka. Kasi pag naging consistent ka, magiging successful talaga yung channel mo kahit ano pang i-upload mo. Basta ako na magsasabi sa'yo, maging consistent ka lang at syempre ilagay mo yung puso mo dun sa ginagawa mo. Dahil pag nilagay mo yung puso mo dun sa ginagawa mo, masaya ka, magiging maganda lahat ng gagawin mo. Or magiging maganda yung resulta. So yun lang guys, sana may natutunan naman kayo kahit konti sa akin. Basta right time is now, kahit ano pang cellphone yan, kahit anong camera yan, kahit anong quality yan, basta magsimula ka na ngayon, mag-video ka na, magsalita ka na sa harap ng camera. Ikwento mo na lahat ng gusto mong ikwento sa tao, sa kanila. So yun lang guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli, magkakape na ako. Magmo-Mobile Legends pa ako kasi gabi na. So, thank you. Bye-bye.